Kamusta mga tito na naglalakihan na mga tiyan? Nagsisimula ng magka-gout at umakit na sa critical level ang blood pressure ngayong 2019. Shoutout sa atin mga papi. Tayo ang henerasyong lumaki nung late 80s to early 90s. To early 90s. Yan yung panahon na nagsisimula ng maging alamat si Michael Jordan. Mainit na mainit ang Joey De Leon tsaka Rene Requesta's movies. At syempre, nauso ang Toyota Corolla Small Body. Also known as Corolla 16 Valve dahil ito ang nagpasikat sa Pilipinas ng ganyang technology. Nung lumabas yung small body, binida ng Toyota na iniwan na nila ang mga nakaraang henerasyon ng auto in terms of driving comfort, experience, tsaka performance. Mas tahimik, mas enjoyable dalhin, tapos yung makina 16 valve, tsaka DOHC. Kaysa magpa-big valves pa sa tuner para sa bilis, 16 valves agad, stock. Twin cam sa kotseng hindi naman sports car. So dahil dyan, mabilis ba? Hindi rin, pero astig naman. Noong 2000s na lang sumikat to bilang small body kasi yung pumalit sa kanya, big body. Corolla, yan ang best-selling car nameplate in the world nung umovertake sa Volkswagen Beetle noong lumampas sa 21 million units sold. Etong Corolla, medyo madaya nga lang kasi ang daming klase. Tsaka every so often years, totally ibang kotse na. Parehas lang yung pangalan. Sa modelong to, malinaw ang mga bakas ng 80s nostalgia na nagbigay daan papunta sa modernidad ng 90s. Dito natin nakita yung transition mula sa pagka-boxy naging streamlined. Yung mga karburador naging EFI. Yung mga walang power-power naging all-power. At yung 80s naging 90s. Sa panahon na to rin nagsimula ang pag-boom ng automotive industry sa Pilipinas. For more credibility, tignan nyo chart na yan from the Philippine Daily Inquirer. Why do you think there are more Corollas on the road than any other car in its class? Toyota reliability. That's why I own a Corolla. Simula pa nung unang Corolla, ang naging bentahin na nito, yung tibay, reliability, pagiging low maintenance, at syempre, simplicity. Minin mo na, apektado ka rin sa mga chismis, sabi-sabi, at saka mga insider experience ko, no? Limbawa, yung ideya natin sa Nissan na malamig aircon. Pag Honda, matulin. Mga Lancer naman, maganda ang handling. At ito, Toyota, matibay. Corolla, men, napakadaling ayusin yan. Yung mekaniko sa amin, kaya mag-assemble ng makinang ganyan. Nakapikit. Ako, kahit saan butika, makakabili ka ng pyesa niyan, men. Yung kapitbahay nga namin, 5 taon nang walang change. Oy, lumaandar pa rin. Nako, ang chismis sa akin, yung mga naka-Honda raw, hindi raw mga tunay na packboy. Yung mga naka-small body raw. Time purse. Pag-usapan muna natin ang konsepto sa negosyo na tinatawag na brand equity. Yan yung halaga ng tatak dahil sa kasikatan nito, mga loyal na customers at asosasyon sa brand na may mga katangian na pinapangako nito. Halimbawa, reliability, tibay, pagiging low maintenance, ganyan, yan ang sa Toyota. Patakot-takot na media ang nagpakita na mabubuhay to sa kahit anong abuso. Kumbaga sa baril, AK-47. Ginagamit pa sa gera yung mga Toyota pickup. Eh yung hindi mamatay-matay nung subukang wasakin sa Top Gear UK. Dito sa atin sa Pilipinas, mga big body na taxi na kahit kakarag-karag na, maiatid ka pa sa bahay nyo sa Cavite. Plus 500 nga lang. Idagdag pa dyan yung sandamakmak na testimonial mula sa mga may-ari over the years. Dahil dyan, tumibay na ang perception ng tibay ng buong mundo sa brand na to. Hoy. Wow, hanip! Drive mayaman! Naka-aircon on, kahit nakababa bintana. Pero kaya ganyan yan kasi mas maganda idling pag nakabukas yung compressor. Etong kotseng to, pahirapan din bumaba ang bintana. Tapos yung handbrake cable, biglang bumigay nung nagsushoot kami. So, anyari sa Toyota reliability? Aba, syempre, matanda na to. Tsaka yun ngang pagiging indestructible ng Toyota, perception lang yon na wag mo masyadong dibdibin. Katulad din yan ang tingin mo sa sarili mo nung kabataan mo, tito. Akala mo, hindi ka mamamatay. Bulalo, kaliwa at kanan, puyat, inom, yosi. Ayan, kita mo ngayon, meron ka ng rayuma, gout, sabay hinahigh blood ka pa. Siyempre, wala naman talagang coaching indestructible. Tsaka habang tumatanda yung sasakyan, palaki ng palaki yung chances na may masisira.
Pero huwag kayong mag-alala, ayos lang yan. Kasi marami na mga mekanikong Toyota specialist. Ako si Jing, panis sa akin yung mga Toyota. Ako si Arvin, magaling ako sa mga Toyota. Ako si Jake, expert sa Toyota. Ako si Boyet, pagdating sa Toyota, expert ako. Si Rodrigo Rodriguez, master ako ng Toyota. Ako po si Juicy, magaling po kami sa Toyota. Parang lahat yata ng nakausap kong mekaniko, kung hindi pamilyar, eksperto sa Toyota. Okay, ano? Nakahanap tayo ng legit na Toyota expert. Ito si Tatang Worth. Ano ba mga usual na problema ng mga small body? So well, ang due to sa age naman, yung kaha talaga medyo nabubulok na. Normally sa mga wheel well, saka sa mga edge sa mga pinto. Mm. So doon talaga yung normal na sira ng small body. So kaha lang po, sir? Kaha lang, oo. Oh. Well, sa makina naman, saka sa under chassis, Toyota is known for durability. Kaya once na okay naman yung pesa ng kabit mo, then magtatagal talaga. Totoo yan, hindi fake news yung Toyota durability. Oh, naman. Sabi-sabi lang yan. Oh, naman. Anyway, sa real world, yung tibay naman depende sa maraming factors. Kasama na dun syempre yung klase ng paggamit at pag-aalaga ng may-ari. Pero sa aspetong quality ng engineering, parts, tsaka husay sa pagkaka-assemble, hindi magpapahuli ang mga Japanese cars. Marami sa mga Pilipino pang forever magkotse. Iniisip lagi kung magastos patakbuhin, kung matibay, tsaka kung magiging available ang mga parts. May mga Pilipino ding advanced mag-isip. Yung mga tipong hindi pa nabibili sa sakyan, inaalala na kagad yung resale value. At dyan sa dalawang yan, swak na swak yung Corolla. 30 years old na mga to, pero pwede pa rin ratratin. Di tulad ng mga vintage na sasakyan na dapat mong ituring na senior citizens na in denial sa kanilang osteoporosis. Given na syempre na dapat may pinagkakatiwalaan kang mekaniko tsaka suking auto supply. Surplus parts nagkalat din. Mula sa replacement wear and tear parts, ang daming choices din sa makina, higher spec na components, tsaka piyesang pwedeng ilagay na magpapalamang sayo sa ibang Corolla. Pogi parts ba? Siyempre, nandyan din ang parts na pampa feel good, pampa special, na tuwing tinitignan mo, may storya tsaka nakaka-proud na meron ka. Pero, kahit anong rare pops part pa ang ikabit mo, sa mata ng ordinaryong tumitingin, yung kotse mo, common pops pa rin. Yan eh, para sa mga hindi marunong tumingin. Pero kung sisiya sa ating mabuti, no two Corollas are alike. Ibang level din ang angasan sa mga kotseng ganito pag binanggit pa ang mga salitang SKD, CKD, CBU, XL4, XL5, XE, GL, 89, 90, 91, 92. Hay! Ngayon, di mo na rin malalaman basta-basta kung alin ang alin dahil karamihan sa mga small body nag-debudge na. Either napitik yung mga emblems, nagkalimutan ibalik nung hinilamusan yung trunk o sadyang tinanggal na nung may-ari. Eto, halimbawa, 89 Corolla XL4 speed pero naka 5-speed tranny, GLSKD sidings, tsaka JDM side moldings. Pare-parehong Corolla naman po yan. Yung mga bibili ang isipin nyo, eh, nagkakatalo na lang yan sa kondisyon tsaka sa presyo. Etong kotseng to, may simplicity, pero at the same time, malaki ang potential para sa complexity. Sa sobra nitong walang problema, maraming nagsasabi na nagiging boring na. Ay nako, ganyan naman talaga tayo sa buhay. Minsan bored lang kaya naghahanap ng ipupukpok sa ulo. Tignan mo, may mga iba dyan bored lang so may in love. O kaya mag-aalaga ng aso na nangangat-ngat ng gamit sa bahay. Kaya yung iba dyan gagawa-gawa ng YouTube vlog. Tulad ko. Ganyan din sa mundo ng Corolla. Bored sa stock kaya maglalagay ng 4AGE, 4EFTE, 4AGZE. Preno, suspension, kalikot computer box. Pero tingnan mo nga naman kung iisipin. Dahil sa boredom ng sangkatauhan, may nakakaabot sa buwan, nakakaakyat ng Mount Everest, nakakatuklas ng gamot sa tulo. At yun na nga, nagkakaroon ng poging Corolla. Then, kung may babaguhin kayo sa design ng small body, ano yung babaguhin nyo? Bilang matagal na kayong nag-aayos ng ganyan. Well, sa design, gusto ko talaga siya as it is, timeless eh. Baga, timeless yung beauty ng small body. Now, ang trend naman kasi ngayon is medyo modelo na yung makina. Nasa 2cc na tayo. Okay. 2cc GE. So, na-adapt na rin namin sa small body. So, Vios, pwede dyan? Vios meron, pwede rin. Okay. Meron kaming ginagawa rito na 1.5 Vios engine.
fitted sa Corolla. Yun, no? Atang, medyo ano to, no? Vulgar na topic to, no? Pag-uusapan natin yung budget, kung paano magkaroon ng setup na katulad sa inyo. Ano, andun na lahat? Well, kung talagang kompleto, umaabot din ng 1M plus. Grabe naman! Consider lang ng mga brand new, mga pesa. So, mayroon tagumabot ng 1 million. Eh, kung mga budget meals lang, ganyan? So, budget meals, mga 200, 300. 200, 300? Kasama na kotse doon? Hindi pa. Ano lang yon? Body repair, suspension, brakes, interior. Na pwede natin sabihin na anong makina nun? Show quality. Normally, 20 valves. Yung Corolla niyo, bulong niyo sa akin kung magkano ito. Ang boring na kotse ay yung kotse hindi tumatakbo. At kung ang sukatan ng pagiging interesting ay ang pagiging running, abay, napaka-exciting pala ng kotse to, no? 1989 Toyota Corolla. Boxy talaga ang korte, pero kinatamang edges, so nagmumukhang streamlined. Kung saan-saan makikita ang sharp features. Tingnan nyo yung corner light sa harap, parang dulo ng espada ni Batosay. May taglay na ganda na habang tinititigan, paganda ng paganda sa mata. Parang yung gusto mong ligawan dati, pero di mo tinuloy kasi sinabihan ka ng... Ulo! Seryoso ka? Ang nakaraan ng otong to, Hello Kitty ng dating may-ari. Alam ko, malayang bansa to at may karapatan ka dahil kotse mo naman yan. Kaya siguro hindi nalang ako magsasalita. Hello Kitty, amput! Oh well, past is past. At buti naman, tinanggal na ang kabaduyang yan at binalik sa kaayusan ng lahat. Interior, parang hindi 30 years old, parang 25 lang. Daig talaga ng kalinisan ang kahit anong palabok na modification, accessory, at burloloy. Ewan ko kung dahil sa tito age na ako, pero etong loob nito, namo-modernan ako. Plastics, yung mga plastics swabe pag hinagod, banayad sa kamay. Madaling abutin at napaka-ergonomic din ang layout ng mga control. Bilang kotseng nang galing sa dapit hapon ng 80s at bukang liwayway ng 90s, swak ang modernong mags. Ganon din kaswak yung mga old school na katulad niyan. Na-maintain ng may-ari ang kalusugan ng stock 1.3 na makina ng Corolla na nasa video na to. Dahil satisfied naman siya sa power, fuel economy, tsaka yung maintenance parang jowa na cowboy. Hindi maselan, walang keme-keme. Yung may-ari nito, hindi na tuksong mag-quote unquote upgrade ng makina. Totoo naman, sa purposes ng may-ari, hindi naman niya kailangan ng pang-racing-racing. Basta may naipapampasok siya, tsaka naipapampasyal niya sa pamilya niya, solve. Sa madaling salita, it's all good in the hood. Iimbestigahan natin kung ano yung nandito sa glove compartment ng Tito Mobile ni Tito Edart. No? O yan, ano, sticker. So, be true to your school. Tapos, mga gamot, ano? Hindi naman siguro pinagbabawal to, no? Losartan, gamot po sa high blood yan. Nakakadalawa na siya. Colchicin, gamot sa gout, no? Ito pa, no? Salon pass. Mga chicks, kikaikit. Ito. Tito drugs, ano ba ito? Twinsta. Kumbaga sa legit check ng Tito Car. Pasado sa legit check to. Welcome to the Tito Age. Balik natin. Biglang atakihin to, tayo sisihin. No? I-expect mo na sa edad nito, parang mag-e-end of the world na ang kalampagan kapag nalulubak. Pero sa kotseng to, kakapalit lang ng mga bushing kaya swabe pa rin ang suspension. Testament sa powers ng maintenance ng may-ari at engineering ng Toyota. Siguro sobrang ganda ng design ng pang-ilalim nito. O nagtitipid ang Toyota at hindi nila binago masyado mula small body hanggang love life yung design. Ang parts, marami ang supply sa mga auto supply. Braking, disc sa harap, drum sa likod. Safety features, tulad ng mga kasabayan niyang kotse nung early 90s, safe naman. Basta huwag ka mababangga. Yung bumper, matigas pa. Hindi yung gaya ngayon na kailangan palitan after every use. Tulad niya, no? Aircon, kasing lamig ng ex mo sa'yo. Walang amoy na funky. May mga cup holder na magagamit pang rehydrate para sa maiinit na araw. Sa trunk, may pang rehydrate din ng radiator para sa maiinit na makina. May salamin sa passenger side sun visor kasi mga pasahero lang ang may karapatang mag-ayos ng kilay. Kung driver ka, safety first, kilay later. Ay, muta! I'm rest. Ang simbolismo ng upper level o upper trim ng mga kotse. Kapag wala kang armrest, ibig sabihin,
wala kang karapatang ipahinga ang braso mo hanggat wala kang pambili ng armrest. Ayan. Fight lang tayo. Seatbelt nito, lawlaw. Rare na ngayon yung mga kotseng ganito na parang kanta ng 80s. Simple lang, direct to the point at honest. Yung mga kotseng ngayon parang bandang pa-deep. Ang dami pang ampaw na palabok. Pero wala naman talagang tinutumbok na bago. Kung meron man. O di kaya, sa sobrang pa-sophisticated, nagiging pointless na. Yung mga high-tech na kotse ngayon, pag may madumihan lang na sensor, magkaka-Christmas light sa gauge mo, masandalan lang ng standby yung pinto, mayuyupi ka agad. Because, you know, crumple zone. Tapos kung may mailagay kang hindi 100 octane na gas, nako, sisinukin. May advantage naman yung mga modern cars. Mas efficient, mas safe, tsaka mas powerful. Mas malakas din ang dating, sa mas marami. Amoy bago pa. Etong small body Corolla, ikabig mo ang manibela pa kaliwa, liliko sa kaliwa. Ikabig mo naman sa kanan, pupunta sa kanan. Apaka mo si Linyador, aabante. Yun na yun. Ikaw naman, may mga mas importante ka pang ginagawa kaysa alalahanin yan, tsura o image ng gamit mo. Tulad ng pag-apply ng mga talent, skills at kaalaman mo sa buhay sa trabaho mo. Your car works and it works well. Lahat ng expectations mo, nagagawa niya. 1989 pa to, pero kita mo, buhay pa. Hindi lang buhay, going strong. Diyan siya magaling eh. Ikaw naman, kung magaling ka sa ginagawa mo, ibida mo. Kumbaga yun ang magiging pundasyon ng sarili mong brand. Di mo rin maalis na may mga expectations ang iba sa'yo. Nakaka-pressure, pero pinagdaanan mo na yan at nalampasan mo. Gawin mong inspirasyon yung auto mo. Matibay kayo pareho, pero may mga araw na nananakit din ang mga joints. Pero sa tamang alaga, maintenance, at mga kaibigang aalalay, hinding hindi ka tatanda.